Kaya pala nanahimik ang It's Showtime host na si Vice Ganda sa mga talak ni Juliana Pereskova Segovia, ang nanalong Miss Q&A sa nasabing noontime show, ay dahil hindi naman pala siya ang tinutukoy sa blind item ng nasabing host. Matatanda ang sa segment ng Sexy Babe noong April 26 ay may pa-blind item si Vice tungkol sa isang taong matatawag na basher sa social media. May kilala rin ako na ganito. Sa totoong buhay, hindi naman siya toxic talaga pero basher siya sa social media. Tapos nalaman ko kasi troll siya. Trabaho kasi wala siyang pera, eh. So, yun yung ng effect, ginawa niya yun, kumapit siya doon. Di mali kasi kailangan niya ng pera dahil naghihirap siya. Kaya sabi ko sa iba naming kaibigan, huwag niyo nang patulan, diba? Masakit man, pero yun ang epekto sa kanya ng kahirapan. Kinailangan niyang gawin yun, diba? Hindi man katanggap-tanggap pero siguro wala na siyang choice, mabait naman yan, eh pero ngayon, magugulat ka talaga yung mga post niya, tapos nalaman namin troll pala siya. Umabot na siya sa ganoon samantalang dati, sabi ko, kapag walang pera yun, super pa-Gcash. Nagpapa-Gcash sa mga bakla na take pa-send naman kasi wala talaga. Eh, ngayon, syempre siguro lahat na pa-Gcash na niya, kumapit na sa pagiging troll, at marami pong ganyan, ha? Ang litanya ng komedyante. Orter si Juliana ni na dating senador Bongbong Marcos at Sara Duterte ng Unitin habang sina Vice President Lenny Robredo at Senador Kiko Pangilinan naman ang iboboto ni Vice kaya siguro naisip ng una na baka siya ang pinatamaan ng TV host. Umabot pa kay Direk Daryl Yap ang isyong ito dahil naikwento ni Juliana at hindi naman daw siya nang hingi o nagpa-Gcash sa kahit na sinong kaibigang Becky ni Vice. At kahit na anong payo ng mga kaibigang humingi ng tulong kay Vice ay hindi niya nagawa dahil hindi naman sila close. Payo ni Direk Daryl kay Juliana, kung gayon, huwag ka nang magpa-apekto. Iniisip niya na kalaban ka niya, you are the size of your enemy. Giginhawa rin ang buhay mo at ang naramdaman mong pangmamaliit ngayon ay ang pinakamalaking paalaala sa'yo na hindi ka hihinto hanggang maging matagumpay ka. At nitong Huwebes ng madaling araw ay natudukan na nga na hindi si Juliana ang bida sa blind item ni Vice Ganda base sa pahayag ni Oji Diaz sa kanyang Showbiz Update YouTube channel kasama sina Mama Loy at Ate Mirena. Ayon kay Oji, marami pa ring nagigiit na si Juliana Pereskova ang tinukoy ni Vice Ganda nung nagsalita siya sa It's Showtime. Ito'y pinabulaanan ni Juliana Pereskova nung makarating sa kanya na marami ang nagkokomento na baka siya ang tinutukoy ni Vice, sabi ng talent manager at vlogger. Hirit naman ni Mama Loy, di ba naitawag ni Mama Loy kay Oji, nag-a-apply din dito yung rule of thumb mo pagdating sa blind item na pag hindi naman binanggit ang pangalan mo, bakit mo aakuin? Nakakahiya naman doon sa taong tinutukoy. Sabi rin ni Oji, kapag feeling mo hindi naman ikaw ang tinutukoy wag mo angkinan ang blind item, kawawa naman yung totoong may-ari. Pero sa pagkakataong ito yung kay Vice Ganda hindi si Juliana Pereskova ang tinututukoy ni Vice Ganda. Ako na ang nagsasabi sa inyo, at sinabi sa akin kung sino yun at oo nga nung chinek ko, oo nga. Nagtotro lang. Kaya siguro si Vice Ganda nagtataka kung bakit nagre-react hindi naman siya yung tinutukoy, sabi pa ni Oji. At kaya hindi raw nagre-react si Vice ay dahil naintindihan ko siya kung career-wise kung ako ang manager ni Vice sasabihin ko, wag mo nang patulan yan, dead makakasihayaan mo siyang mag-react, mag-isip ng mag-isip basta ang bottom line hindi siya yun. Ang payo ni Oji, Juliana Pereskova sorry to tell you, hindi ikaw ang tinutukoy ni Vice Ganda. Mapanatag na loob mo, huwag ka nang masyadong magsasagot kung alam mo naman sa sarili mo na hindi ka nang hihingi through Gcash, unless gusto mong patulan, dahil nag-e-enjoy ka. Kaya deadman na Juliana, hindi ikaw yon. Read more.